Di ka pa nangagat? Ay, yun po talaga kasi sa mga harot ko eh. Kagat talaga eh. Yung parang nagagat po talaga ako pagharutan. Yung playful bite lang na hanggang mainis siya. Ganun. Like ganun feeling. Hanggang mainis po yung kakagatan mo. Sino usually, saan mo usually kinakagat? Kakagatan. Braso, ganun sa kamay. Ayan, sa leeg. Yung ano, vampire. Wow, vampire nga. Magandang araw, Miki. Hello po, good evening. Kamusta? Yeah. Pogi. Hey, Miki. Hello po. Hi. How are you? Doing good naman po. Kamusta po kayo? Wow, ibang-iba ka na ngayon. Parang iba na image mo, ha? Agad-agad. From Game Boys. Ah, na si Miki nag-start sa Game Boys. Doon siya talaga unang nakilala nung pandemic. Bilang ano, dating best friend. Childhood. Tama ba? Childhood best friend ni ano, ni Cairo. Tama ni Cairo, ni Elijah. Yun, tapos naging love triangle sa bali ng ano, Kyril. Yung dalawa. Yun. Hanggang sa gumawa sila ng Game Boys na movie, ang naging partner niya ay si Wester na. Yung iba si... Oo, si ano na si Kyle Delino, Wesley and ano nga? And Wesley Terrence. And Terrence. Ayun. So ngayon, eto na. Grabe na tong next. Grabe na 2 and 1. Grabe na. Parang walang-wala to. Ano no? Miggy, walang-wala yung halikan yun ni Kyle sa ano no, sa Game Boys na movie dito. Well, dito, ano pa lang yung concept itself, malayong-malayo po sa Game Boys. The fact na iba po yung dynamics yung story ng pelikulang to. At saka yung treatment itself po talaga sobrang iba po talaga. Bagets na bagets yung isa eh, di ba? Parang tinibak coming of age yung isa. Yes! Oo, talaga nag-mature ka ng bongga dito, Miki. Tapos, hindi pa kayo nag-love-sing ni, ano, no? Ni Kyle sa ano? Sa Game Boys na movie, gaya ni ano, Kyril. Hindi, no? Hindi po. Kissing lang. Oo. Tapos dito, talagang bonggang-bongga. Doon sa dalawa, tatluhan talaga. Okay. Ay, mag-naughty muna tayo bago tayo mag-chika sa ano, about the movie. Ha? Sige po. Okay ka na ba, Miki? Yes. Okay. Let's Game start with... Laro-laro. Okay. Let's start with Miki Jimenez. Okay. Number one, what do you wear to bed, Miki? What do I wear to bed? Sando and boxers. Always. Yes. Yes po, always. Never in the nude? Well, siguro pag summer, mainit po siguro. Ganun. Pero majority, it's sando and boxers. Okay. Next, what's the weirdest thing that turns you on? Weirdest thing, cute laugh. Cute na tawa. Like yung unexpected, hindi mo na-expect ganun yung tawa niya. Like ganun. To turn on ka ganun. kasi wow. Cute. So, yes. Ang hirap naman. O basta, it's about... Basta sa pandinig mo, kakaiba, turn on ka na nun. Yes, like I mean, it's also a part of ano, being attracted lang. Yung parang... Yeah, I mean, slowly appreciating the person. So parang yung tawa po, malaking bagay yun. Ano klaseng tawa yan? Usually, hindi naman po lumalabas yung totoong tawa ng tao. Ano, lalo na pag sa first dates, sa first meeting, usually may pa-cute na tawa yun. Siguro yung tawa po na yun. Tawang pa-cute? Cute tawa ka nga, Alan. Paano ba yun? Okay. Hindi ko rin alam. Ganun ba? Okay, next. What's your favorite body part on a girl? Eyes. Eyes, it says everything. Yung eyes po talaga. Yung una kong nanonotice din sa isang tao. Mata. Eyes can be sexy naman, di ba? Yes. Tapos, after ng eyes, ano nasunod? Smile. Wow. Doon pa rin, bandang taas pa rin, ha? Di ba mababa? Isa pa, baka bumaba na.
ano pa? O sa bandang ba ano naman, physical na parte. Miggy. Kamay, maybe. That's the first thing. Eh. Like, I mean, okay. That's always like, ano yun, din po talaga yung una ko talagang nanonotice eh. So, yeah, dun po ako nakaka-captivate eh. Sa mata po talaga eh. So, yes. Kamay? Ikaw, parang ikaw lang na rin ganamin na to turn on sa kamay. Bakit sa kamay? Bakit sa kamay? I don't know. Siguro yung structure ng kamay, lalo na yung pag yung nakikita mo yung mga, what do you call this? Yung veins. Talaga ba? Yes. Ano gusto mo yung nakikita ang veins? Hindi naman like sobra dito alam. Siguro yung ano lang, yung tipong paano ba? Hindi ko siya ma-explain eh. Pero may mga babae talaga may magandang kamay. May ganun, di ba? Yung kamay na parang hugis kandila na tinatawag, mga ganun. May magandang kamay talaga yung mga girls, di ba? Yung ba yung gusto mo? Sige. Yes. Yes. Agree ka na lang. O, meron talaga ganun, di ba, Ana? Yung magandang kamay yes. ng ano, girls. Ganun. Para namang alam ko. Para namang alam ko. Okay, next. Which body part naman are you most proud of? Oh, part ng body mo, Miggy. Nawala po, sorry. Ano po yung question? Ay, nawala ako, sorry. Which body part are you most proud of? Ikaw, body part mo. Siguro sobrang proud po ako sa... Siguro sa finlat ng stomach ko. For especially this preparation ko po for 2-in-1 kasi parang limited time lang po din yung nabigay sa akin para to actually prepare kung ano man yung mabuhos ko na preparation bago mag-shoot. So proud po ako dun sa naging progress ko. Wow. Ano Alan? May anong wa? Patingin niya meron ba ano? Ano yun? Stomach repeat? Abs? May abs ka ngayon, Miggy? Wala po dito, Alan. Parang ako yung tipong ayoko na, I mean, kakayanin naman dito pero parang mas feeling ko lang na hindi ko bet magkaroon. Parang hindi naman siya ganun essential for me. Like ganun yung ganun basta, point. Basta flat lang. Yes, saka toned. Mas toned po siguro kaysa flat. Oo. Yes po. Napansin ko nga na ano, parang kung dati medyo may chubby-chubby ka pa, ngayon parang talaga pumayat ka ha, in preparation talaga for the movie. Yes, actually, kasi ano po eh, parang basing it sa story po kasi ng, especially sa character ko po as Tino, parang ang laking bagay po kasi na kailangan din talagang pag-aralan yung structure itself ng tao, ng character. And doon naman yung napagtanto since basing it sa personality ni Tino, parang kailangan po talaga for the work eh. Okay. Ang iba nga itsura niya. Oo eh, di ba? Maturity at ano, mas sexy talaga kesa yung dati. Okay, next. Favorite sexy movie and what erotic scene got stuck in your head? Oh, meron ba? Mahilig ka manood ng movie, di ba? Meron po dito. Siguro I can give na lang ng American Horror Story. Do you watch it po? Not really. Hindi ako nanonood ng horror. Pero sandali, ang pinag-uusapan natin sexy ha. Yes po, yes. It's okay. Ganung it's a wild scene. Which one? American Horror Story. What season? For me the sexy it's The Hotel, yung with Lady Gaga. Okay. So may specific scene doon na before nila patayin kasi they were vampires. So bago nila patayin yung prey nila, parang nagkaroon muna ng bed scene. Which is before nagkaroon ng brutality ng pagpatay. So, yeah, yun po yung na-recall ko. So, sex before violence, literally. Violence? Sex before violence. Si Lady Gaga bang involved sa scene, Miggy? Yes, yes. She's one. Tapos, I forgot the name of the actor, yung co-vampire niya. Tapos, yung target po nilang normal human being. Si Ryan Murphy ang producer niyan, di ba? Yes. And director, usually. Okay. Wow! Parang exciting. Pero yun nga. Hindi naman ganong horror ba yan, Miggy? Hindi po siya. Hindi lang masyadong giveaway po kasi yung title eh. Parang mas nagpo-focus lang sila dun sa mga
stories na hindi usually kinukwento, which is disturbing. Mas yun po siguro kaya sa horror. Disturbing. Yes. Oo. Okay sa akin yung mga gano'n. Pero pag yung ano aswang, multo, ayoko ng multo, natatakot ako. Pero yung mga ganyan yung, na yeah, patayan. Maganda naman po yung execution nila. So, like Evan Peters, Sarah Paulson, Jessica Lange. Oo. Si Evan Peters, sobrang favorite yan ni Ryan Murphy. Yeah, Dahmer. Nanood ka ba ng Dahmer? Yes, kakatapos lang po. Yes. Wow. Ayan. Para interested tuloy ako malaman ng mga erotic fantasies nitong si ano. Ang weird ng kanyang choice. Sex muna, tapos violet. Saka ikikill. Tsaka ano, Miggy, di ba film ka, di ba? Tama ba? Film yes. Ang course mo? Yes po. Sa Pinil. Yes, film graduate po. Ayan. Kaya, ano yan, marami na panood na movies yan si ano. Si Miggy, mahilig sa mga series, ganyan. Yeah. In fair. Yeah. Oo, expose siya sa mga ganyan. Parang si Elijah rin. Okay. Are you a good kisser? Miggy, rate yourself from 1 to 10. Siguro sabihin ko na yes, siguro. Yeah. Pero if I'm gonna rate myself from 1 to 10, siguro 8. 8? Wow. Okay. Not bad. Yeah. Kaya tayo, survey says. Wait, huh? Po, may na po kasi mag-rate sa sarili. Actually. So, yeah. Anong, nakailang ano ka na ba, girlfriends, Miggy? At your age? Tatlo? Ilan ka na ngayon? 20 ano ka na? 23 po. 23. Ah, nakatatlo ka na. Yes. Okay. Napaka-bagets pala na ito. Yun yung mga seryoso. Miggy. Yes, sorry, seryoso na. Seryoso na ako dito. Yes. Okay. Yun yung seryoso, pero may mga iba naman. Pwedeng may fling, merong ano lang, di ba? Hindi nagtagal, may ganon. Yeah, feeling ko lahat naman po tayo merong ganon. So. Oo nga, kayang tama. Okay, next. All in all, mga 20. Oo, tatlo lang yung ano talaga. Sineryoso. Okay. Next, what about your sex drive? Ayan, Miggy, 1 to 10. Rate po nga. Sex drive? 5? Oh. 5? Parang nalumo kami ni Alan. Talaga ba? Parang half lang. Ito lang po. Well, it's yung character ko tsaka si Miggy. Si Tino and si Miggy sobrang malayo po sa okay. Sa isa't isa. So kung ikaw ay 5, si Tino ay 10. 11, 12. ganun siya wow, experience. Bongga. Mas gusto ko yung ano, character mo. Mas bongga si Tino. Sandali, ikaw kasi, ba't mo nasabing 5? Because wala ka ngayong love life. Ganun, tama ba? Well, hindi na. Like, mas more of ano lang po talaga. Hindi lang siya dun, kumbaga, naka-focus. Like, parang hindi lang siya dun mas yung needs. Hindi, but you're still very young. Kumbaga nasa prime ka pa ng ano mo, di ba? You're just 23. Parang wala ka ng... Well, I guess it's po, ano lang, different po siguro sa akin. Like in terms of, ano? Like in terms of personal. Mas, yeah. Pero when you were younger, how would you rate yourself? Mas mataas ka ba? Mas bababa? Yeah, I feel like, siguro when I was young, siguro like 8 kasi out of curiosity. Out of exploration. Sobrang bata. Oh. Ano? Mga ganun, like 8 po siguro. 8. Like, you know, when I was young. Rango yun, Alan. 8. Okay. 8 ang ano, rating. Ang halos. Mas bata-bata. Ano po, 8 years old pa lang? Ganon. Oo. Isn't it? Just, sorry na. Okay. Next. What's the sexiest thing? Okay ba ako? Yes, ma'am. Yeah. Okay, what's the sexiest thing someone could say to you in bed, Miggy? Sexiest thing? Yes. Ano bang sinasabi kapag nag-i-initiate, like first na nag-i-initiate yung partner mo? Like yung well, basic wala sa thing, siguro mas hindi po sexiest thing na sinasabi. It's more of sexiest thing na gawin. Which is yung mauna mag-initiate. Okay. Yes. Oh. Mm-hmm.
Pero I feel like okay. You agree din naman po kayo siguro, no? Kung like no, nauna yung okay, o sige. O nag-initiate na siya. Okay, sexy 'yon. Pero ano yung pag ano yung sasabihin niya sa iyo na sobra kang sexy ang dating sa pinaka-sexy pwede niya sabihin sa iyo? Habang nasa bed na kayo nito, ha? Siguro don't stop. No. Yun? Yeah, don't stop. Yo. Yes, don't stop believing. Chai! Oo, no? Ayaw ka patigilin. Yes. Bongga, bongga yun. Okay, next. What's the most flattering thing someone has said about your naked body? Oh, ayan. Miggy. Anong sabi nila? You look sexy. Yun. Feeling ko, feel like yun naman po yung ano, tumatak sa akin. Yeah, you look sexy. Walang kinis naman. Kinis naman, oh. Oo, oh, makinis to si Miggy. Tsaka ano yan, Ana Castilla yan si Miggy. May lahing Spanish, kaya ang ganda, ang puti ang kinis. Espanyol. Di ba, Miggy? Espanyol? Yes po. Yun, Jimenez. Ano pa nga yung ano mo, middle name mo, Miggy? Aguado po. Oh, di ba? Parang hindi na, parang puro ah. Oh, di ba? Ilang percent ka ba, Miggy? I'm not sure with the Spanish. Pero half po ata. Half. Oh. Half Filipino, half. Aguado, di ba? Anong Ayan. Okay. Next. Have you ever tried using food for foreplay? No, I haven't. I haven't, Tito. Pero why not? Okay. If ever, ano gusto mo itry? What's the usual answer? But diba usually chocolates? Yes. Strawberry, ganyan. Whipped cream. Yes! Tama! Oh, yun nga. Kaya lang alam mo, sabi nila, okay siya. Pag ano, pag tinignan mo, okay, parang mabilog ang ganda, pero yes, malagkit. In real life, messy siya, gano'n. Tapos, masisira yung bed at yung bedding sa lahat. Gano'n. Exciting naman. Exciting naman. Pero exciting naman, Ted. Exciting naman. Oo, may mga kainan ng something. Kainan ng something, ha? Okay, next. Quickie or marathon session? Ano mas bet mo doon, Miggy? Well, it depends sa mood, pero mas siguro mas ang ibabaw po siguro yung marathon. Kasi you get to nagbabad in terms of yung intimacy. Mas matagal yung intimacy na magkasama kayo sa bed. Pero iba rin naman yung quickie, pero mas marathon naman. Mas marathon po ako. Marathoner ka pala. Okay. You can do the marathon. Okay, next. Does naughty talk get you going, Miggy? Naughty talk. It does help, like, to keep me going. Pero minsan hindi naman siya necessary. Yun. Pero sometimes nag-enhance siya na... Yes, well, it's gonna keep you going siguro and go further. Like further pa. Like further pa sa ano kasi it's gonna help you boost. Pero feeling ko sometimes kasi may mga mood na parang tara na. Diba? Oo. Minsan turn off din, diba? Oo. Kaya maingay ganun. Depende rin kasi sa sasabihin eh. Tsaka yung flow ng conversation. Oo. Yes. Yun po. Pero bongga yung ano, go further. Okay. Go further. Like, go further. Okay. Next. Which would you like more? Oh, to be in control or to be dominated? Miggy. Both po. Parang, like, I mean, I know, like, grow, like, parang growing up, parang, like, having the dominant side, parang, it's, ano eh, parang, what do you call this? Minsan sobrang, what do you call that feeling? Yung parang, pag, tuloy-tuloy siya na ganun and then parang walang changes. Stagnant. Parang ganun. Oo. Yeah. So parang it's... I feel parang like, walang variety. Yes, it's sometimes it's good to be
submissive. Ah, talaga? May ganun ba? Minsan ba may dominant girl kang na-encounter? Kasi usually, di ba yung gayang dominant? Yes, I agree po dito. parang wala pa. Parang wala pa. Feeling ko na try mo na both. Bakit naman po dito? Bakit naman? Na-describe mo eh. Kailangan eh, variety. Parang, siguro mas sometimes it's good to feel submissive. Siguro po mas yun naman. Ayan na. Oo, tsaka and you won't judge the girl, Miggy, if medyo siya yung dominant. Okay lang sa'yo yun. Of course I wouldn't. First of all po kasi diba? Siya yun eh. I mean, that's yeah. Yeah. Oo. Minsan masarap yung medyo kakaiba, no? Mas exciting yeah, actually kaysa yung boring lang, 'di ba? Pwede mag-agree ka. Na-try na niya after ng interview. Okay. Oh, maganda. Ang ganda ng sagot ni Miggy, di ba? Para balance, minsan dominant, minsan ano. Bongga rin yung submissive kasi. Okay, next. Describe an amazing sex, Miggy. Amazing sex, if you love the person, if you love the iba yung feeling kapag mahal mo talaga yung kasama mo gawin yun. Kasi parang of course you get to there's care in it, yung aftercare, no, like every time na kakain kayo after, hindi yung parang siguro nawawala yung excitement siguro sa akin in terms of yung kapag yun lang yung intention. Like kung sex lang yung intention, like kung walang deeper meaning, walang intimacy na kukuha mo inside and outside. So yes, kapag mahal niyo po yung tao, feeling ko yun yung amazing sex na makukuha mo talaga. Parang oo, parang totoo nga yan, no? Kasi yes. Parang pag kahit gaano kabongga yung sex, pag sex lang parang walang meaning, walang maiiwan sa iyo, no, parang ganoon. Yes. Parang iba pag naraos mo siya wala na. Oo. After pag mahal mo yung tao, nandiyan pa rin siya and the cuddle after. Oo, yun ang mas habol din minsan, like, parang yung affection. Relate ka, Alan. Yeah. Nakuya. Oo nga, Tito Alan. Totoo. May totoo. Bigla ko na-realize. Kasi minsan lang masarap lang yung sex. Pero tama si Miggy, yung mas may meaning. Mas... Yes. The cuddle after. Yes. Mm-hmm. Yung ganun. Minsan yun ang hinahanap po rin pag bilang puro yung todohan na anets. Okay. Next. next. How long can you last without it? Miggy. Bigyan ko ba kayo ng period of time or pwede ko pong sagutin na I can last like month, parang ganun. Period of time? Sige. 2 weeks or less. 2 weeks? 2 weeks to a month kasi pag nag-lock in taping si Tito Alan siya Tita Ana. Matagal. So yun yung isa mga hindi talaga namin magagawa, no, kasi we're working and kami ng matagal sa unless a month? Yeah. Okay. Ano po yun? Unless meron kang... Okay ba ako? Yes po. Okay ba ako, Ana? Okay. Unless meron kang doon, di ba? So ma-side, ka doon sa... May sideline ka doon sa lock-in. Kasi minsan may mga nag-aagarap ng milagro dyan sa lock-in. Di ba? So... May ganun din. Saan niyo po nakuha yun? Ha? Ano? Saan niyo po nakuha yun dito, Alan? Ako, maraming nagaganap lagi, lalo na nung pandemya, no? Sandali, Miggy. So, doon ka lang sa kapag panahon ng lock-in, na nandun ka sa trabaho, doon ka lang, walang sex, doon ka nakakatagal ng ganun katagal. Pero otherwise, hindi. Well, ever since po, like, pandemic, no? Like, parang, nung sinag-start yung pandemic, kasi we can't go out, tas parang pag nag-shoot kami naka-lock in din talaga, so unless you have a relationship and stuff, ganun siya nag-revolve naman. Pero feeling ko, like, for me, since I narrate ko yung sarili ko na 5 kanina,
So feeling ko kaya ko po tumagal. Hmm. Sanay. Ano to eh, parang disiplinado tong si ano eh, Miggy eh. Disciplined guy. Yan. Oo nga. Pero wala ka ba love life ngayon, Miggy? Meron po. Kaya ano ba namin yan? Girlfriend mo? Like showbiz? Hindi po. Ano? Hindi raw, hindi daw taga showbiz. Ah, okay. Grabe yung connection ko ah, parang tumagal ako. Okay na ba ako ulit? Yes, okay. My gosh, nagpa-fluctuate ang aking connection. Okay. Next. Pag girl ang pinag-uusapan, nagpa-fluctuate ka eh. Oo, nasisira yung ano ko, wifi ko kapag yung girl na pinag-uusapan. Huwag na tayo mag-usap sa girls. Okay. Next. Do you like biting or scratching, Miggy? Oh, medyo ano na to ah. Sikalan na. Siguro yung biting mas lumalabas po siguro sa harutan. Mm. Pero yung scratching parang naging present. Yes. So parang if nasa sex situation, both hindi pa po. Pero kasi minsan nagigigil eh, do, no? Kinakagat, ganyan. Merong ganun. Pag nagigil. Wala pa naman po ako experience so far. Pero kayo po, Alan, meron na po experience. Just ko sa edad kong to ba naman. Sandali. Oy, hindi, wala pa ganun nagigil sa'yo, Miggy, o sa anumang part ng body mo? Hindi lang kinagat na ganun ng ano, partner. Or sa parang super sa remember, wala naman po so far. Ah, wala parang pa. Wala. Or baka hindi ko lang alam. Ay, okay. Pero mas... Oh, ah, hindi mo naramdaman? Grabe, manhead? Oh. Ikaw, never ka pa naging vampira? Ano po yun? Never ka pa naging vampira? Hindi ka pa nangagat? Yun po talaga kasi sa mga harot ko eh. Kagat talaga eh. Yung parang nangagat po talaga ako pagharutan. Yung playful bite lang na hanggang mainis siya. Ganun. Like ganun feeling. Hanggang mainis po yung kakagatan mo. Sino usually, sa usually kinakagat? Kakagatan. Braso, ganun sa kamay. Ayan, sa leeg. Yung ano, vampire. Wow, vampire nga. So, mas cute yun eh. No? Kasi so, pag scratch kasi nakakasugat, pangit, no? Tsaka ang scratch. Eh, wala. Minsan. Siguro po. Wala. Ay, di ba minsan kinakamot, ini-scratch yung likod, ano, Miggy? Naranasan mo na yon? Ini-scratch yung likod mo? Wala, parang wala. Hindi ko lang, baka hindi ko lang po talaga alam. Baka meron, hindi ko lang po alam talaga. O baka cinematic lang. O sa sobrang unmatch, hindi niya naramdaman. Okay, next. Do you like to give or receive hickeys? O ayan, hickeys naman, hindi na, ano, bite. Well, siguro when I was young, it's part of the curiosity stage, part of exploring. Pero parang ngayon hindi na masyado. Hindi na. Tama. Okay, sa face na 'yan eh, no? Was there a time ni ginaano na pansin ng mga friends for ano? Uy, meron kang hiki. Badge 'yun eh, badge. Well, when I was young, like unknowingly wala naman po masyadong paki sa sarili ko, like in terms of like, growing up. So syempre like nasa club ka ganyan. So yung lasing then the next day biglang makikita mo marami ka na. Marami kang ba? Marami ebidensya. Yes. May marka. Oo. May marka. Okay, next, your favorite place on your body to be kissed. Favorite place? Of course, there's the lips, of course. Yung neck siguro, pinaka, yun siguro yung turn on. Like neck kissing. Ears and stuff. Mm-hmm. Kasi pag na-activate na yun, it's gonna happen. Mm-hmm. Yes! Oo, nag-agree lang talaga ako sa ano, sinabi ni. Tama naman, lahat yung sinabi niya yun, yung mga ano,
ano tawag? Activation points. Trigger points. Yes, trigger points. Trigger points. Oo. Ayun. Okay, next. What matters most for you, Miggy? Size or performance? Like, I mean, for sure, ako, like, for sure, it's performance. Feeling ko it's performance talaga. Yes, ever since naman. Parang, it helped. Parang confidence si Miggy. Performer siguro to. Performer. Total performer. Total performer! Parang si Adam. Habang nag-sticks, no? Oo. Multi-talented. Pero syempre, ano, sige, yun ang sagot mo, hindi kinakukontra. Kontra dapat ako. Okay. Uy, last question na tayo. Ang bilis, ha. Oh, last question, Miggy. Do you believe that shoe size is corresponded? Ay, doon pa rin tayo sa size. It's corresponded to the size of your, you know, Agree ka ba dyan? Sa anong yan? Actually, Tito Allen, hindi ko sure, pero feeling ko mas hindi ako agree. Parang nasa anay lang tayo kasi doon sa norm. Sa norm na doon na siya binabase. Parang feeling ko it can be and it cannot be. Like parang pros and cons, like parang 50. Yes. Pero hindi talaga siya general rule, no? Hindi. Yes. Correct. Ano lang siya eh? Urban myth lang siya eh. Ganun. It's a way to ask that, na to ask the size in a way na hindi siya disrespectful at some point. Oo. So itatanong mo lang yung shoe size, na? Yes. Mag-i-imagine ka na after that. Ano ba shoe size mo, Miggy? I wear size 10. Size 10. Oh. Alam mo, ikaw pareho kayo ni Coco na ano eh, mga sneakerheads kayong dalawa, di ba? Yes. Grabe. Mga collection ng mga ano neto, sneakers. Ang dami ko. Mga ilan ng shoes mo, Miggy? Madami na, Tito. Grabe. Pero siguro with that in terms of, kasi nag-stop po ako ng mga collecta na shoes eh, nung college po ako. So parang I had to give up my collection for college tuition fee. So kailangan ko siyang ibenta. So I had to stop my luho. Tapos ngayon slowly, gradually pacing lang hanggat sa, parang naging change siya kasi sa akin dito ngayon parang sobrang gusto ko talaga yung shoes. Bibiling ko siya. Pag hindi ko talaga kailangan magagamit na maraming beses, I won't buy it kahit sobrang nagagandahan pa ako. So mga siguro yung in a way na yung may investment na shoes, like parang investment wise na may value. Tapos the rest siguro mga nasa 12 plus 20, so 32, mga 32 siguro, 32 pairs. Wow. Eh, pagka investment value, magagamit po ba yun? Di ba bababa yung value mo? Marami po kasing ways yun ngayon. Like in terms of pag nag-release ng shoes, hindi naman po siya katulad dati na mabibili mo lang sa Nike, sa Adidas, yung mga ng lahat ng pairs ngayon. Oo. Hino-hoard po nila lahat. Kasi, exclusive na ngayon. Kasi part of investment po. Kasi parang ano yun eh, win or lose ka na in terms of pang tumatagal pwedeng tumaas, habang tumatagal pwedeng bumaba. Tapos nababawasan lang naman ng konting price lang naman po pag ginamit niya siya. Oo. Pero sobrang mahal na talaga. Napunta talaga tayo sa shoes. Napunta sa shoes, 'di ba? At least alam na namin, Miggy, na ano. At least alam na namin na size 10 ka, Miggy. So kung meron mga gusto magbigay sa'yo ng shoes, ayan. Alam na nila. Size 10 si Miggy. Okay. Oy, puto na tayo. In one coffee. Sorry. Oh, go na tayo sa 2-in-1. Ayan. Hey, this, ikwento mo muna, Miggy, yung nabanggit mo na kanina, yung role mo. Ano siya, bale? Yung character mo. Tapos yung dalawa rin. Sina Cedric Juan at si Pao. Paolo Pangilinan. Well, yung 2-in-1 po, it's about two boys, no, escaping yung reality sila, yung mga kanya-kanyang problema sa bahay, kanya-kanyang problema sa buhay, sa pag-aaral and stuff. At sa at to the point na nag-meet tong si Chan at Tino na nakapag-decide po sila na
na magsama, na mag-escape together, na parang nagtugma yung kumbaga it's fate, parang ganun po siya, parang fate yung nagpasama sa kanila. So nagsama sila pero yun nga, they're not sexually compatible. So yung magiging question lang for the whole film is ano nga ba yung magiging enough para sa relationship? And then yun, I play as Tino. Si Tino naman yung sobrang extrovert na tao na hindi niya alam yung gusto niya sa buhay. Hindi niya alam kung ano yung gusto niyang gawin. Siya rin yung taong nagsiseek ng temporary happiness kasi sa mga impulsive decisions niya. Tapos siya rin yung tipong kapag hindi kayo compatible sa sex, it won't work. Yun si Tino. And then now si Chan naman, siya naman yung sobrang si Paolo. Ni Tino, si Paolo, which is si Paolo Pangilinan. Si Chan naman mas siya naman yung tipong gusto niya lahat planado, gusto niya lahat may direction kumbaga. At saka hindi siya yung, siya naman yung tipong kahit hindi kayo compatible sa sex, basta magkasama kayo, it's gonna work, okay lang. And then, now okay. We have Cedric Juan as Joaquin. Siya naman yung papasok sa relationship namin na actually is gonna test the relationship of Chan and Tino. Kung yun ba talaga yung kailangan, yun ba talaga yung sagot. Siya yung nagbigay sa amin ng maraming sagot para kay Chan and kung ano ba talaga. Oh, wow. So, dali. Yung post ko natin yung kwento para it's gonna ruin the surprise. Okay. Pero based on the trailer, kasi grabe yung trailer nyo. Napaka-intense. Ang hot, ha? Based on the trailer, Miggy, you're both, ano, kasi you realize na you're both top. So, walang willing mag-bottom. Diba? So, anong nangyari? Umenter sa eksena si, yun nga, yung character ni Cedric. Siya yung naging bottom nyo. At para naging na-hook kayo pareho kay ano. Anong name ni ano ni Cedric? Yung character niya? Oo. Joaquin. Na kay Joaquin, na-hook kayo pareho. So, doon nagkaroon ng conflict, parang ganun. I guess so. Ayoko po tas talaga magkwento, pero I feel okay. Like... yes. Kung in terms of... if makapapanood yun naman sa trailer, parang... Yeah. It's giving signs eh. Maraming pong possible na conflict or theory na pwedeng makuha sa trailer. Uh-oh. Iba naman yung showcase po ng trailer sa pelikula itself. Yeah. Yes po. Pero grabe talaga yung sobra yung mga intimate scenes, no? Paano ka, ano, payag ka agad doon, Miggy, nung sinabi sa'yo, tas ang director nyo naman, si Direk Iba, na familiar kayo because of Game Boys, okay agad kayo na ganun yung mga eksena? Syempre at first, no, Tito, marami kasing times na I had to talk to myself first. Kailangan ko kausapin yung sarili ko. Kailangan maging klaro yung storya mismo sa akin. Kailangan mag-make sense muna po siya sa akin. Kung bakit din ganun. Yung mga questions po talaga marami yun, lalo na pag nabasa nyo na yung script and kapag na-pitch siya yung pelikula, yung project. Pero at the same time, parang yun yung project na... Like, I mean, I said yes kagad, lalo na nung nalaman ko kagad na si Direk Ivan yung magdadirect ng film. Tapos, yung process na po kasi nun is, of course, talking things out na ano talaga yung point ng buong story. Ah. So, nung na-explain, parang the more nag-grasp ko po yung story, parang gets ko na kung bakit ganun. So yeah, yun po yung naging proseso. Pero ang tapang, ha? Ang tapang mo dyan. Yes, super bold. Bold. Daring and bold. Pero in real life, ano, it matters din sa'yo ang compatibility in bed. It's not all love. Parang, of course, importante yung love, number one yun. Pero importante sa'yo. Yes po, tita. Parang part yun eh, kasi it's also about being with the person na tingin mo na dapat na makakasama mo hanggang kung kailan man. Na syempre you get to live with it every day, you get to be with that person, and of course you have to ask yourself also. I mean, I can't speak naman for everyone, no, na parang syempre may mga ibang tao rin na hindi naman nagma-matter sa kanila yun, na just the person itself okay na yun.
So, pero feeling ko, depende rin po talaga sa needs ng tao eh. Yeah. Yes. Okay. Eto question. Miggy, in real life, do you see yourself being open to throupling? Yun, yung being in a throuple. Yeah. Ako po, parang feeling ko hindi. I wouldn't risk it. Yes. I feel like yung ayokong abunan po yung sanity ko. Like in terms of I just wanna be loyal to one person. Parang ganun lang yung feeling na masarap kasi sa feeling eh na parang na ganun yung idea ng idea ko po. Pero in terms of throuple, parang I try to imagine nawawala. No po talaga ako. No. Sino nawawala, Ana? Ako ba? O nawawala si... O medyo nawawala si Miggy. Ayun po. Okay na po. Hi. Kaya ulit. Miggy, ulitin mo. Medyo hindi ka agree sa throuple. Hindi po ako. I wouldn't risk it po na mag-throuple. Mm-hmm. Although, syempre, iba-iba naman ang bawat tao. May mga successful throuples. Diba? They're so happy na tatlo sila. Three-way relationship. Oo. Yes. So, ikaw hindi? No po ako. Okay. What about one-time three-way experience? Nakaranas ka na ba, Miggy, ng ano, tatlo kayo? Like, honestly, I haven't. If an opportunity or it's a good fantasy, tita. It's a good fantasy. It's pero it's not something you should risk. If it happens, pero if it doesn't, you don't have to force it. Man. Medyo naghang na naman siya doon, pero naget naman natin, Ana, sinabi niya, di ba na, if it happens, it happens. You don't have to force it. Yes. Tama ba? Yes po, yes. Ganon. Oo nga. Oo, maganda rin yung ano, nangyayari lang kaysa yung pinipilit. Pero minsan itry mo rin, make excited din. Char! Ano lang naman, di ba? Sabi sa Google, nabasa ko lang. Char! Okay. Next. Ito na, last. If your partner ever suggests it, ano, Miggy, how would you feel? Like, yun, di ba, like yung kayo, bilang couple kayo dito sa movie, di ba, nasuggest nung isa na, try kaya natin kayo. What if in real life mangyari? If it happens, hypothetically, feeling ko all about communication pa rin po bago mangyari yun. So, kailangan mag-usap na maayos, na klaro po lahat ng things. Consent, like consensual pa rin dapat. At saka syempre, at the same time, nandun pa rin yung respect at saka kailangan mabigyan ka ng valuable reason kung bakit gusto gawin yun. Hindi ka ma-offend? I feel like tao lang din naman siya. So kung baka yun yung nararamdaman niya, I mean, there's nothing wrong with it. We can talk things out. Ganun ba? O basta malinaw yung mga boundaries o kung ano man, 'di ba? Para walang magkasakita. Yes. Unlike sa two in one. parang ang sensual ng movie pero parang sakit. Ganun ang dating sa akin. Yes, actually it's more than what it is. Yun po talaga yun eh. Parang I mean, yes, parte yung sex no sa relationship, pero there's deeper meaning behind it eh. Yun po yung kailangan yung panoorin. So, syempre, hindi namin tatanong kung anong ending. Yes, hindi ko rin po sasagot. Pero, happy ending ba o masakit? Tingnan natin. Napapiling ko mananakit yan eh. Si Derek Iban mapanakit yan eh. Char! Tapos, boy! Oo, tapos, oy, Miggy, ito yung ano, no? Most daring film mo, no? So far. Although, gumawa ka rin ng Amoral, di ba? With Direk Jun and si Coco yung bida. Yes po. Sama ka rin doon, di ba? Yes po. Well, Amoral, Amoral, yes. Isa po yun sa mga daring films din na nagawa ko na. Okay. Pero yun na, hindi pa siya pinapalabas, pero hopefully soon. Yes, pero so far parang itong 2 and 1 yung pinaka.
Yay! Well, excited na kami mapanood to. Kailan na nga to? I-promote mo na nga, Iggy. Yes, boys, I'd like to invite everyone to please watch 2 and 1. It's coming this October 5 on demand worldwide. It's at Viva Max Plus. It's directed by Ivan Andrew Payawal and produced by Viva Films and of course, the Idea First Company. And sana let's hear it out. Sana bigyan niyo po ng chance yung pelikula. And pakinggan po natin, it's more than what you think it is. Yun po. Maraming salamat. Okay. Thank you, Miggy. Thank you po. Ako excited thank ako mapanood sana, yan. Sana, thank you po. Oh, yes. Excited! Ako rin po, I haven't seen it yet. So, yeah, pare-pares po tayo ng feeling. Kasi it's been a while. It's been a while po na syempre ilang months din po yung naging gap namin after bago ngayon na ipipremiere na. So, yeah. Basically parang nawala din yung na nakalimutan ko rin in terms of yung mga nagawa rin namin doon at some point hindi yung kaklaro. So pag pinanood ko siya para lang din akong viewer, ganun lang din po yung pakiramdam. Papanoorin ko siya para magre-request ako kay Direk na gumawa ng another version. Oo, tatlong babae naman. Pero meron nang ganun ano, 'di ba? Okay, bakit ba? Gusto ko si Direk Ivan. Direk Ivan.